Ikinararangal ko po na makasama uli natin ang man of the hour. Tindi, ha? Ang babaeng man of the hour, ika nga. Palakpakan po natin Professor Clarita Carlos. Professor, kabayan, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi, Anthony. Social climber din ako, pero ikaw ang kinakapitan ko. Hindi. Oh, grabe. Grabe ka, Prof. Grabe nung mula nung nakaraang linggo na to. Ito yung bubuksan ko yung Facebook ko o kaya ay yung YouTube ko. Eh, puro, pati TikTok, puro Clarita Carlos na. Sabi ko, itong Clarita Carlos, tapos sikat na sikat. Oh, pambira. Kayo po ba, inasahan nyo ba na ganun ang magiging, kumbaga, ang effect ninyo sa mga tao, young and old, pagkatapos po nung SMNI debate na yon? No, not at all, not at all. Kasi it was just like an ordinary day for me. Plus, yung mga estudyante ko for the past, you know, more than half a century, ganun din ang style ko magturo, Anthony. Like, you know, I really speak loud because dito sa UP, minsan, there were times na 40, 50 estudyante mo. So you really have to project your voice up to the end of the room, di ba? So yes. Nasanay na ako dyan, no? Prof, yung binanggit ko kanina sa presidential debate, apat kasi silang dumating dun eh. Diretsuhin sa inyo na nga po manggaling, ano, Prof? Yung po bang tanong nyo dun eh, pwedeng mailik dun sa mga participants. Kasi may nagsasabi, meron daw na ako ng advance copy ng questions nyo eh. No, not at all. Ano yung kasaysayan niyan? Nung binrief kami nitong network na to, during the discussion, sabi nung isang parang manager nila, I can't remember kung anong position niya. Ang sabi niya, Dr. Carlos, shouldn't you be, the panelists be submitting questions para hindi mag-overlap and no duplication? I said, by no means. Sabi ko, hindi naman kami stupido na, alam mo, pag sinabi ni Rolex itong question na to, siyempre, hindi ko na siya i-ask, ba't ko pa itatanong dahil sinabi na niya, no? So, even from the start, no advanced questions should be given. As a matter of fact, alam mo ba yung program nila, Alvin Achico, at saka ni Doris Bigornia? Yung senatoriables. I was also one of their first, ewan ko kung ako yung unang panelist nila, but I was their panelist twice there, no? Hindi ko alam kung sino yung tatanungin. Hindi din na alam na ako yun magtatanong. So, and of course, sila Alvin do not know kung ano yung tatanungin ko. And I myself don't know. No, kasi minsan sinusulat ko na yan sa bond paper na nasa tabi ko ngayon. At saka yung questions na yon, Anthony, because I was afraid baka mahak itong laptop ko. Mahilig ako kasi magsulat kamay eh, no? So sinulat ko yan sa bond paper na dalawang pahina. Kaso ito, yung taxi namin, malilate na kami, late na late dumating. Tuloy nalimutan ko dito sa study table ko yung papel, no? Eh, so mabuti na lang yung EA, yung executive assistant ko, meron siyang maliit na papel. I wrote the questions on the Quad and the Status of Forces Agreement sa maliit na papel. Nire-recall ko lang yung sinulat ko dun sa naiwan ko sa bahay. Habang nasa taxi kayo? Ano? Ha? Habang nasa taxi po kayo yun? Yes, habang nasa taxi ako, sinusulat ko, hanapin, pag ano mapapakita ko sa inyo, habang nasa taxi ako, I wrote it on a small piece of paper, yung naaalala kong mga questions. Yun. Yun yung Quad at saka yung Status of Forces Agreement with Russia. Naku po. Eh, kaya dun sa mga nagdududa pa na baka may advanced questions si Calyodi, si Secretary Abelia, Secretary Gonzales, Presidential Aspirant Bongbong Marcos, ayan, galing po sa nagtanong sa nagpahirap sa kanila. Wala. Pero meron, totoo po ba may naghihingi ng advanced question? Well, paano lumabas yung istorya na yon? When we came in, di ba nga, late na nga kami, no? We came in the middle of a conversation na something like, ito nga kami, inis nga kami dito kasi pinaasa kami until the day before, the night before, na darating pero hindi darating. Siyempre, nakisabad naman ako. Sabi ko, bakit naman ito hindi darating? Kasi they kept on asking incessantly, I don't know whether every day, for advanced questions. And sinabi na ng network, ayaw magbigay ng mga panel ng advanced questions. I don't know to what extent that factored into
that person not attending. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman sana kung sino siya. Malalibel tayo nito. Totoo, no? Ay, hindi ko kayo pipilitin, no? Kasi medyo interesting yun, no? Bakit naman sila manghihingi ng advance question at kung yun ang magiging rason para hindi sila sumipot sa debate, eh napakapangit. Or if that were the case, lahat ng walo na supposedly nag-confirm, bigyan mo ng advance question, hindi ba? Gawin mo level yung playing field, if that were the case. Mm-hmm. But if that were the case, Anthony, I already told this network, I am not going to participate pag humingi kayo ng advance question. I made that as a requirement, no? Hindi naman, sino naman akong prima donna that will require that. But as a matter of principle, just for Santo Anthony, you're threatening to be the president of the republic. Tapos, mabibit-bit mo ba ako bilang consultant mo during a crisis situation? You cannot have advanced questions. Dapat andyan yung katalinuhan mo at saka kabubuhan mo na nandyan sa gitna ng tenga mo, di ba? Ang sarap mong pakinggan, Prof. Dati kung ako siguro estudyante mo, matatakot din ako sa'yo. Pero ngayon, na pag madalas na po kitang makakausap, parang naalala ko lang yung mga magulang ko na pinapagalitan ako eh. Yeah, when we go on a harangue like this because gusto nating pukpukin yung ulo ng mga estudyante na ito ha. All of us are really into this thing of new learning. So I'm doing my part preparing to lecture. You've got to prepare to na magbasa kayo ng assigned readings. Hindi yung bagay, hindi naman 'to nangyayari sa UP but in other universities where I teach, magdadating sa ano, sa klase na punong-puno ng makeup tapos hindi nagbasa. Talagang duduruin ko 'yan. Ilang oras ba yung ginawa mo para maglagay ka ng makeup tapos hindi ka nagbasa? Kanya doon yung dito sa university sa tabi namin. Sabi niya, huwag kayo mag-enroll kay Carlos kasi nangi-insulto yan at nanduduro. Ano? Ang mayroon pati siya. Ang ganda-ganda mo. Tapos si geologs ka sa, sa recitation. Tapos hindi nagbasa. Naku po, kawawa. Ano, mapapahiya. Baka matunaw ang make-up. Prof, isa na lang. Tungkol dun sa SMNI debate. Nung po bang alam yung apat na lang natira, hindi ba kayo nag-isip na, Mira, parang wala nang saysay ito. Yung mga parang nangungulelat pa kasama ni BBM. Has that thought entered your mind po? Actually, the network was not linking with us, sa mga panelists. Natinig ko lang sa Facebook, siyempre nakikichismis din ako noon, dalawa na nang natira nung Tuesday morning. Sabi ko doon sa email ko, makapagpunta natin doon. Mga panelists na lang nandun, zero na yung tatanong. I really said that to my EA. I know this. Makakatawa talaga. Yung pala apat. Ano masasabi niyo doon sa mga hindi sumipot? Well, that's their prerogative. Let us not second-guess them. I'm sure they have their reasons. And ayoko ng pangunahan sila. But I hope para magkakaroon ng second round ata, Anthony, I don't know when, ano? And I don't know whether I will be participant there. Sana mag-attend po kayo kasi dun sa mga hindi pa nagde-decide or those who are likely to change their vote, maybe that debate or maybe that activity may matter. We don't know. Diba? So tingin niyo po ba yung event na yon, where you participated ay isang successful event kahit na aapat lang sila? Well, it's successful from the perspective na si Bert Gonzalez, Mr. Abelia, and Leo Didi Guzman really had a platform to demonstrate what they wanted to. They wanted the voting public to know. And that was good kasi si Bongbong Marcos already had been in many settings, so in many fora. So talaga yung tatlo yung nabigyan ng platform doon, which is good. So sinong nang ibabaw? Yung inaasahan yung mga sagot sa tanong ninyo na kumbaga kung mga estudyante silang kayo ang professor, sino pinakamataas ang grade? I can't say kasi like si Abella is an educator, marami siyang nasagot. Sinusugan niya yung aking education, philosophy, no? Si Lyode talaga demolished everything, the whole framework of neoliberalism, he really demolished it and I really had to follow through kasi I had to bring him down to real politics. I mean,
this is what we're talking about, not to really insult him or you know, diminish his philosophy, no. Si Part Gonzales naman, madami ding siyang nasagot dahil hindi ba defense and security issues ang problema doon, Anthony. Ang baba ng boses ni Bert. And we were straining kasi medyo malayo kami, nakita mo yung stage yan. Oo, malayo, like, malayo. How many meters, no? And ang ingay sa paligid namin, Anthony, because there were tables sa likod namin. Ewan ko kung nakikita yan sa ano, sa pinakita doon. Ang daming tables sa likod namin, oo. And so I was dealing with the noise behind me. I was straining to listen to Bert. Dalawa yung hindi ko masyadong madinig. Si Bert at saka si Abelia. Kasi si Marcos, malapit ang bibig niya sa mic. So, miski mababang magsalita si Bongbong Marcos, nakita mo, malapit ang bibig niya sa mic. Ano siya? Na-articulate na. And nadidinig ko siya. Mabuti nga kasi, hindi ba there was some point na he differed with me? I like that he differed from my view, that somebody challenged me. Kasi yung sa first question, Anthony, yung sa quad, actually, yung best answer doon is to challenge the question. Kasi hindi yung quad yung collective security alliance, yun yung AUKUS. But apparently, siyempre, I mean, one would not expect naman that they would be soaked in the literature where I am soaked in as a political scientist. Siyempre. But they had enough for a beginning, no? Saka na sila magpalpal at a later time. But I demand that they know all this. Kasi sabi nila, nagpapasikat si Dr. Carlos, ganyan-ganyan, mayabang, self-indulgent by asking those questions. For God's sake, why will I do that? You know, that's a stupidity at the highest level. Ano gagawin saka, yun? Hindi nyo kailangan yun. Ang totoo po, no, kung meron mang mga ibang komento na gayon, Professor, parang lulubog sila sa dami ng paghahanga nyo. Kaya nga, sumasakay ako sa kasikatan nyo ngayon. dumidikit ako sa inyo ngayon. Salamat. Tayong dalawa magdikitan tayo. And let's climb together. Anthony, alam mo ba, parang gusto mong umiyak at tumawa, hindi man malaman, parang luka-luka ka na. Niling pa ako doon kasi hindi ko naman nakikita yung mga Twitter dahil hindi nga ako marunong mag-Twitter, no? Pero may nagpapadala sa messenger ko na, Ma'am, ito yung nandun. Imagine, niling ako doon sa team ni Jose Maria Sison, tapos kabataang, ano ba yung kabataang, ano, makabayan ba yung pangangkong mo? Yan. Okay? Tapos, yung mga previous interviews ko, ewan ko kung sa iyo or other network, pinaligtad yung sinabi ko. Sabi ko, oh my God! Why? Bakit? No? Palagay nyo ba destroying me or maligning me will earn points for your principal? I don't think so. Mali. Ako dinidestroy nyo. Diba? Mali po yun. Sa totoo lang po, yun, mga operation, may mga media ops talaga na ganun, bro. Huwag nyo nang pansinin nyo na love namin kayo. Huwag nyo nang pinag-iingin. Yeah, Anthony, tell me, what's the point? Anong point mo? Palagay mo ba yung points destroying Clarita Carlos will migrate to the principal, whoever their principal might be? No, it doesn't work that way. You're just destroying me and I'm a human being, Anthony, no? Like everybody else I hurt. Mayak talaga ako. For God's sake, 75 years of my life, ngayon lang ako nakadinig ng ganyong pag magsisira sa akin na pinagsumikapan ko na ano to get to where I am without kissing ass, you know, by publishing and by teaching. So, why? Hindi nga ako kilala ng mga loko-loko na to eh. Bigla na lang akong sinisira-sira. Tapos sinira nyo pa. Mabuti nga that you can retrieve yung sinabi ko, Anthony, no? Because ang ginawa nila, kunyari sinabi ko, parang ano, martial law was a success. Tingnan ko, kunyari sinabi ko, ang susunod ko dun, after a pause, it is wrong. Alam mo ang ginawa? Kinuha yung Pinutol. Hindi kinuha yung it is wrong. Kasi yun ako nun ko eh. Nireview ko, sabi ko, did I ever say that? Siguro naman, hindi naman ako ulyanin. I don't think I know what I'm saying, you know? Ganon eh, pinutol yung it is wrong. Magaling sila sa ganun, Prof. Ay, kaya nga ako, kahit na medyo mas bata ako sa inyo, huwag niyo pinag-iintindi yung mga ganun. Sayang lang luha niyo dyan. Di na paiyak pa pala kayo ng mga busit na yan. Yeah, because it really hurt me. Kasi even if I'm made of steel, dapat siguro yung puso ko, Anthony, will be made of titanium, ano, yung ginalaan, yung ginagamit sa rocket ship. Yeah. I don't think... Huwag niyo lang pansinin yun.
kung yun ang pansin ninyo, dahil love nga namin kayo, mas marami kami nagmamahal sa'yo. Kaya nga ang title nitong episode natin eh, Professor Clarita Carlos for President eh. Dahil mayroon mo siya sabi, dapat kayo tumatakbong presidente eh.